Hello po mga boss, yung next video natin ngayon ay ang ULTERA OT350 POE adapter injector from TL-WR840N. Yan ang tip-link wifi router na ipapower on natin siya sa gamit ang OT350 ULTERA. So ang nabibili yung POE adapter sa Shopee sa halagang 74 pesos, pero syempre may additional shipping yan na 50 pesos something. So okay ha, shoutout muna tayo kay Boss Paulo Gaming. Okay, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking video. So proceed na po tayo sa aking video ngayon. Start now. Hello po kay Boss Vernel ng Davao City. Okay na po itong pinamodified nyo sa akin na ULTERA na OT350 na i-convert dito sa TP-Link. Actually, ang kinonvert ko talaga ay yung kanyang parang injector ba to or speaker. Tama, injector nga. Okay. So, binalatan ko ito 12 volts. Originally, ito ay 9 volts talaga yan. Ito yung 9 volts na adapter niya. So, 9 volts talaga yung power nito. Pero pwede naman 12 volts. Kaya, pinalitan ko siya ng adapter na 12 volts. Kasi di kakayanin dito. So, operated din to. Operated din siya ng 12 volts dito. Okay. So, ito na po siya. So, yung ginawa ko dito. Oops. Yung black wire sa white wire, yun ang negative. Tapos yung red wire sa pinkish na wire, yun ang ngayong positive. So, okay, atetesting natin na kung talagang working po ito. Okay, first try. Wait a minute lang po. Setup natin. A few minutes later. Okay mga boss, to be continue po tayo at ito po naka-setup na po. Nakasaksak sa power outlet. So ito yung one, no. Ito yung kulay blue na blue spot. Okay. Tapos ito yung LAT cable 8 pin. So ngayon standby yung 3 bars or 3 lights. So punta tayo siya sa interface ng TP-Link. Sorry, medyo malabo. Okay, nabasa yung mismong web gateway ng ULTERA. Okay, refresh natin. Punta tayo sa mismong login ng ULTERA. Okay, yung SIM ay normal senior 2. Okay. Oops, login natin dito sa username. Okay, teka lang. Hindi ako nagkakamali eh. Homebrew, tapos yung password ay homebrew. Tama, tama ako. Ay, tama nga. Okay. Okay, kailangan talagang mas mataas to yung ano eh, yung ULTERA natin sa bandang rooftop o kaya sa above 30 to 40 feet. Pero sa akin, pasamantala lang po yun, nasa bintana for testing purpose. Okay. Okay, di ako makapag speed test kasi wala akong load sa smart ko. So
guaranteed na tested na po gaya nito. Gaya nitong nasa kikita natin ngayon sa web interface ng TP-Link at yung web interface ng Home Ultra. Okay. Okay, hanggang dito na lang po at isi-ship ko na po ito kinabukasan. Okay, salamat po sa inyong tiwala at salamat din sa inyong panonood po. Ako muli si Mr. Ramos ng aking YouTube channel. Hanggang dito na po at paalam po.